simpleng buhay, simpleng pamilya, paano tayo makakapag-tipid sa mahal nito? Ang aking gustong i-share sa inyo ay kung paano ako nagtitipid sa aming buhay para kung pwedeng ma-inspire yung nanonood ngayon. Heto, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung pagtitipid sa buhay. Kaya kung interesado kang malaman, manood ka na hanggang matapos. Ikaw ba ay may pamilyang malaki? Ikaw ba ay umuupa lang ng bahay? Sa video to, gusto kong i-share sa inyo ang mga tips kung paano pwedeng mamuhay ng may pagtitipid, lalo na sa mga umuupa sa bahay. Kasi kami, since nang magkaroon ako ng family, nagre-rent lang kami hanggang ngayon. Dahil palipat-lipat kami ng apartment, I think nakalipat na kami 5 times or 6 times. So, napag-desisyonan namin na hindi na kami bumili ng aparador. Hanggang ngayon, wala kami ng aparador. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko naisip na ito yung gawin kaysa bumili kami ng aparador. Yung isa ko pang tips ay kung may okasyon, tsaka lang kami bumibili ng mga damit. Kasi ang damit naman basta malinis, hindi naman nila alam yun na paulit-ulit ang damit mo. Tsaka hindi naman nila yun iintindihin kung ganun lang ang damit mo. Basta't malinis ang damit. Pag may okasyon, tsaka lang kami bibili ng magandang damit para sa mga anak ko, para sa amin ng mister ko. And then, pwede ka rin magtipid kung may outing ang mga anak mo. Extracurricular activities, kung hindi naman kasi importante, kung na lang din paatingin. Tapos kung may PTA meeting sa school, kaysa mag-absent ka, pwede magpagawa na lang ng magpahatid ng letter of excuse dun sa advisor ng anak mo para hindi ka na rin mag-absent sa trabaho kasi bawas serve yun. And then sa pagbili naman ng pagkain, ulam, pag may okasyon, tsaka lang kami nakakakain ng medyo masasarap. Minsan nga hindi rin eh. Kasi ang punto ko, basta malusog, walang sakit, malaking blessings na yun sa Panginoon. Pero syempre, pag bagong taon, alam niyo, naghahanda ako ng 13 kinds of foods. Tapos bawat pinto, nilalagyan ko siya ng ampaw, yung kulay red na envelope. Ilagyan ko siya ng mga barya. Tapos, pag malapit na mag-alas 12, bubuksan ko yung kanan namin para buong taon meron akong naiduduto sa family. Yun ang ginagawa ko tuwing bagong taon. At isa ko pang tips para dun sa mga gustong makatipid ay kung sakali man na mag-aaral ang anak ninyo, pwede naman ding magtanong kung may scholarship. Alamin kung paano maka-apply ng scholarship para yung babayaran na lang sa tuition fee ng anak ninyo yung miscellaneous fee. And then, pag na-pass na yung anak ninyo, pwede niyo siyang
pag-apply ng student assistant, may sweldo na, libre pa yung tuition, magiging kaibigan pa niya ang mga professor doon. O, diba? Nakatipid pa, pero may maintaining grades yung student assistant. Kailangan mag-aral mabuti yung anak niya. And then, pagka namamasyal, hindi kami namamasyal ng family ko. Kaya lang kami nakakagimik pag kami nag-invite na relatives, friends, sa company outing, Christmas party. Doon lang kami nakakapasyal ng mga anak ko. Di ba laking tipid nun? So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawang magkaroon ng aparador, simpleng aparador dito sa aming bahay. And then, papakita ko rin sa inyo na sa pagtitipid, sa biyaya ng Panginoon, kesa bumili kami ng brand new na sasakyan, meron kaming 1996 Mazda Carbon. Kahit meron ganun, di rin kami ganun nakakapasyal eh. Pag may means of budget, syempre sinungabang makakahindi pag narinig mo yung beach. Sumisori mo eh. So, ayun guys, mamaya ipresent ko sa inyo kung paano namin hinahanger ang mga damit. At syempre, dahil sa pagtitipid, may retirement house na rin kami somewhere out there in Batangas. So, lahat ng pagtitipid sa pagkain, sa aparador, sa pamamasyal, sa pananamit, lahat naman yan may magandang bunga sa atin. Kaya, kung may natutunan kayo sa aking kwento ngayon, dito sa episode ko, mag-comment kayo sa baba kung may suggestion, question, or kung may mali ba sa akin at masyado kong tinipid ang pamilya ko. Comment na rin sa baba. Masaya akong marinig kayo dahil nandito ako para magbigay ng tips, magpasaya, syempre magturo na rin. At dun sa mga bago, please subscribe to my channel. Marami pa akong naiisip kwento at syempre, hindi natin malilimutan yung ating face yoga. Tsaka syempre, yung ating body yoga at yung ating namaste. Lahat yan gagawin ko para ma-inform. Kaya subscribe to my channel. God bless you. I see you on my next video. God bless and bye-bye.